Bago natin umpisahan ang kwentong katatakutan, ay nais ko munang batiin ang bawat isa na sana ay nasa mabubuti kayong kalagayan saan man pa kayo dito sa mundo naroroon. Nais ko na ipabatid na ang kwentong matutunghayan ay hangin mula sa totoong buhay at karanasan. Now with no further ado, let's start and be scared. Magandang araw po sa lahat ng mga nakikinig, lalong-lalo na po sa mga admin, narrators, at sa mga bumubuo nitong Pinoy Creepy Tales YouTube channel. Partikular na po sa ating admin narrator na si Boss Jean Carlo, sa patuloy na pagbabahagi ng mga kwentong katatakutan at kababalaghan para po sa ating lahat. Ang kwentong ito ay nangyari sa akin taong 2014, dito sa liblib na baryo namin sa Luzon. Itago nyo na lamang po ako sa pangalang Pablo. Umpisahan na po natin ang aking kwento. Isang gabi ay ginising ko ang asawa ko para umalis sa lugar na yon. Nang magising siya ay nakita niya akong naliligo sa aking sariling pawis, kaya tinanong niya ako kung anong nangyayari. Sinabihan ko na lang siya na tsaka ko na lang ipapaliwanag ang lahat dahil baka maabutan kami ng mga tauhan ng amo ko. Dali-dali namang nag-impake ang asawa ko at nilisan namin ang aming tirahan. Alam niyang nakagawa na naman ako ng mali. Pangatlong beses na kaming nagpapalipat-lipat ng tirahan dahil sa gulong pinapasok ko. Palagi kasi akong napapaaway. Habang naglalakad kami sa gitna ng madilim na daan, ay tinanong ako ng asawa ko kung saan kami pupunta o saan kami papatungo. Naisip ko noon na ligtas kami sa lugar ng aking lolo, kaya sinabi ko sa kanya na doon na kami maninirahan sa probinsya ng aking lolo para magbagong buhay na rin. May kinuha kasi akong bagay sa amo ko kaya hinabol niya ako upang paslangin. Hawak-hawak ko ang bagay na kinuha ko sa amo ko habang nakasakay na kami ng jeep patungo sa probinsya nila lolo. Habang nasa biyahe kami ay biglang nagsalita ang driver at sinabing mag-iingat daw kami sa aming pupuntahan dahil may sabi-sabi raw na ang kalahating nakatira roon sa probinsyang iyon ay pinamumugaran ng mga aswang. Noong una ay kinabahan kaming mag-asawa sa tinura ng driver. Pero naisip ko na, paano naman magkakaroon ng aswang sa probinsya nila lolo eh halos doon na ako lumaki at nagkaisip noong kabataan ko. Kaya ipinagsawalang bahala ko na lang ang tinura ng driver at hindi ko na lang yun inisip pa. Hindi rin naman ako naniniwala na nag-e-exist ang mga ganyang klaseng nilalang. Ilang oras ang aming biniyahe na karating na kami sa lugar ng lolo ko. Nagpapasalamat kami sa driver at nang makababa kami, ay mabilis niyang pinaharurot ang pinamaneho niyang jeep. Sa pagdating namin, ay hinanap ko agad ang bahay nila lolo. Medyo nalito lang ako kung saan banda ang bahay niya dahil may marami ng bahay ang nakatayo rito. Napansin ko rin na ang lahat ng mga taong nakatira sa probinsya nila lolo ay bago lamang sa aking paningin. Nakakatakot din ang kanilang mga titig sa amin. Na para bang gusto nila kaming kainin ng buhay dahil sa talim ng pagkakatitig nila sa amin ng asawa ko. Habang naglalakad kami, ay may biglang lumapit sa amin na matandang babae. At hinawakan nito ang tiyan ng asawa kong buntis, sabay sabing, huwag daw niyang ipitin ang bata sa loob dahil hindi ito masyadong makagalaw sa loob. Nagulat kami sa tinura ng matanda dahil, paano niya nalaman na buntis ang asawa ko eh hindi pa naman masyadong klaro ang kanyang tiyan at nakasuot din siya ng maluwag na damit. Dahil sa pag-aalala ko sa asawa ko,
ay naitula ko ang matanda papalayo sa amin, dahilan upang matumba ito sa lupa. Nilapitan naman kami ng tatlong lalaki at akma na sana nila akong bubugbugin. Ngunit mabuti na lang ay dumating si Lolo. At sinabing, tigilan daw nila kami dahil apo niya ako. Dahil sa pagsigaw ni Lolo, ay nakita kong nagkakandara pa sa pagtakbo ang tatlong lalaki. Pati na ang matanda ay nagmamadali itong tumayo at umalis papalayo sa amin na parabang takot na takot ang mga ito. Pati ako ay hindi ko rin alam kung bakit ganoon ang kanilang reaksyon nang dumating si Lolo. Dahil sa pangyayaring iyon ay napaisip ako. Hindi kaya may tinatagong lihim ang lolo ko? Pero ano naman yun kung sakali? At bakit ganun na lamang katakot ang mga lalaki sa kanya? Ang daming tanong na bumabagabag sa aking isipan na wala namang kasagutan. Inaya kami ni Lolo na pumunta sa kanilang bahay at nang makarating kami ay sabay na kaming kumain. Habang kumakain kami ay kinuwento ko ang buhay namin sa syudad at ipinakita ko kay Lolo ang ginto na ninakaw ko sa amo ko. Maya-maya pa ay nakarinig kami ng malakas na sunod-sunod na katok mula sa pintuan. Tumayo naman si Lolo at tiningnan kung sino iyon. Ngunit nagulat kami sa aming nakita. Isang lalaking duguan at puno ng sugat. Nanghihina na ito habang sinasabi kay Lolo na bigla na lang daw siyang inatake ng kapitbahay nila habang nagpapastol siya ng kambing malapit sa kakahuyan. Lumapit si Lolo at isinigaw niya ang pangalan ng kapitbahay namin. Gusto raw niya itong makausap. Ngunit nagulantang kaming lahat nang biglang tumalon sa aming harapan ang isang malaking aso. At maya-maya pa ay unti-unti itong nagbago ng anyo. Halos hindi kami makapaniwala sa aming mga nakikita. Niyakap ko ang asawa ko dahil nakita ko siyang nanginginig at takot na takot. Narinig namin ang dahilan kung bakit gustong patayin ang kapitbahay namin ng lalaki. Dahil pinagsamantalahan pala nito ang kanyang anak na babae. Pero biglang sumabat ang lalaki na hindi raw niya pinagsamantalahan ng babae. Dahil kagustuhan nilang dalawa na mangyari iyon. Magkasintahan pala ang dalawa. Ilang sandali lang ay biglang naging aso ulit ang kapitbahay ni Lolo. At mabilis itong sumugod kay Lolo ngunit hindi ito nakalapit. Dahil lilatigo na siya ni Lolo ng hawak niyang buntot ng pagi. Naramdaman kong nasaktan ito dahil sa nagpagulong-gulong ito sa lupa. Maya-maya pa ay tumakas ito papalayo sa amin. Nang dahil sa pangyayaring yun, munti ka nang makuna ng asawa ko. Inalalayan ko naman siya papasok sa loob ng bahay at pinaupo sa sala. Sumunod naman si Lolo sa amin at makikita ko sa kanyang mukha ang labis na pag-aalala sa amin, lalong-lalo na sa kalagayan ng asawa ko. Tinanong ko si Lolo kung sino ang mga nakatira rito ngunit nagulat na lang ako sa kanyang sinabi na halos lahat daw na nakatira sa kanilang lugar ay puro mga aswang. Sinabihan kami ni Lolo na huwag basta-basta lumalabas ng bahay dahil delikado. Alam daw niyang babalikan siya ng kanyang kapitbahay para maghiganti. Isang linggo ang lumipas ay hindi nga nagkamali si Lolo dahil may biglang sumugod sa bahay namin ngunit nagtataka kami dahil nakarinig kami ng sunod-sunod na putok ng baril sa labas ng aming bahay. Sumilip kami sa butas ng dingding at doon nakita ko ang mga tauhan ng amo ko sa labas na patuloy na pinagbababaril ang mga aswang. Nakita kong isa-isang bumabagsak sa damuhan ng mga aswang. Sa kalagitnaan ng kanilang labanan ay may biglang sumigaw sa labas ng aming bahay. Sumisigaw na papaslangin daw ang lahat ng dayo na siyang mga tauhan ng amo ko. Nagkakagulo sa labas ng bahay nila Lolo. Nagpapataya ng mga ito.
Ilang sandali lang ay bigla akong kinalabit ni Lolo at bumulong sa akin na kailangan na raw nilang makatakas habang naglalaban pa ang mga aswang at ang mga tauhan ng kanyang amo sa labas. Dumaan kami sa likod ng bahay ni Lolo at tumakbo ng mabilis papalayo. Ngunit hindi pa man kami gaanong nakakalayo ay sinundan na kami ng mga aswang. Panay ang latigo ni Lolo sa mga aswang habang tumatakas kami. Maya-maya pa ay nakarinig kami ng isang putok ng baril malapit sa amin. At laking gulat ko nang makita kong natamaan si Lolo sa kanyang tiyan. At sa di kalayuan ay biglang lumabas ang amo ko na tumatawa. Lumapit siya ng bahagya sa amin at galit na galit itong nagsalita. Sinabi niya sa akin na nang dahil daw sa akin kaya naubos ang lahat ng kanyang mga tauhan. Akma na sana kaming lalapitan ng amo ko ngunit nagulat na lang kami dahil bigla siyang kinagat ng isang aswang sa kanyang braso dahilan upang babitawan niya ang hawak niyang baril. Nanlaban naman ang amo ko kahit alam niyang wala siyang panama sa lakas ng isang aswang. Habang abala sila sa pakikipaglaban, ay dali-dali kong nilapitan si Lolo at tinulungan siyang makatayo. Tumakas kaming tatlo ngunit hindi pa man kami nakakalayo ulit ay bigla na naman kaming hinarangan ng isa pang aswang. Ibinigay naman ni Lolo sa akin ang buntot ng pagi. Mabilis ko naman itong kinuha at inihanda ang aking sarili sa pag-atake ng aswang. Kahit natatakot ako ay kailangan kong maging matapang para sa asawa at sa magiging anak ko. Nakita kong umiiyak na ang asawa ko habang nakakapit sa aking braso at sinabing huwag ko raw siyang iwan. Humarap naman ako sa kanya at sinabing kailangan namin maging matapang para sa anak namin. Nagulat na lang ako nang bigla akong sigawan ni Lolo at sinabing nasa likuran ko na raw ang aswang. Kasabay ng paglingon ko ang paglatigo ko rito. Bumagsak naman ito sa damuhan at nararamdaman kong nasasaktan ito. Hindi ko ito tinitigilan hanggang sa tuluyan na itong manghina. Hinawakan ko naman ang kamay ng asawa ko at dali-dali kaming umalis kasama sana si Lolo. Ngunit nang lumingon ako dito, ay nakita kong nahihirapan na siyang huminga dahil sa sugat ng baril sa kanyang tiyan. Nawalan na ako ng pag-asang makakaligtas kami dahil nakita namin sa unahan ang maraming aswang na paparating patungo sa aming kinaroroonan. Nagdarasal na lang kami na sana'y may tumulong sa amin. Niyakap ko na lang ang asawa ko at tinanggap na lang namin na katapusan na namin. Nakita kong nag-uunahan sa pagtakbo ang mga aswang patungo sa amin. Patuloy lang kaming umiiyak habang yakap namin ang isa't isa. Nasa tabi naman namin si Lolo na ngayon ay nahihirapan ng huminga. Maya-maya pa ay may biglang nagsidatingan ng mga pulis at pinagbababaril nila ang mga aswang. Nilapitan naman kami ng iba at tinulungan. Pati si Lolo ay mabilis nilang tinulungan nang makita nila ang sugat nito sa kanyang tiyan. Habang paika-ika kami naglalakad patungo sa patrol car, ay may biglang lumapit sa amin na isang lalaki. At nang tingnan ko ito, ay siya yung driver ng jeep na sinakyan namin. Sinabi niya sa amin na nung may hinatid daw siyang pasahero rito sa lugar nila Lolo, ay umalingaw-ngaw raw ang sunod-sunod na putok ng baril. Kaya tumawag daw siya ng pulis upang matulungan kami. Alam daw niya na namimiligro ang buhay namin sa mga kamay ng aswang. Napayakap ako sa kanya dahil sa tuwa at sa kabutihan na kanyang ginawa para sa amin. Nagpapasalamat kami ng asawa ko dahil iniligtas niya kami. Habang nag-uusap kami, ay patuloy pa rin naming naririnig ang mga putukan ng mga baril na pagmamay-ari ng kapulisan. Gusto ko pa sanang makita ang mga nangyayari ngunit sinabihan na kami ng mga pulis na kailangan ng asawa kong madala sa ospital para matingnan ang bata at para magamot na din si Lolo. Hinawakan ko ang kamay ni Lolo at sinabing huwag siyang susuko dahil kailangan pa siya ng kanyang magiging apo.
Pagkarating namin sa ospital, ay isinugod agad siya ng mga nurse sa ER at ang asawa ko naman ay chinek nila. Nanginginig at nangihina ang buo kong kalamnan dahil sa mga naganap. Napaupo na lang ako sa waiting area habang iniisip ang mga nangyari. Paano kung hindi pa dumating ang mga pulis? Siguro ay nagkalasug-lasug na ang mga katawan namin. Naalala ko bigla ang ginto na ninakaw ko sa amo ko. Sa totoo lang, hindi naman talaga matatawag na pagnanakaw ito. Dahil nung nagtrabaho pa ako sa kanya ay ako naman talaga ang nakakita at nakakuha ng gintong ito. Sabi ng amo namin na babayaran niya ako kapalit ng gintong iyon. Pero magpasa hanggang ngayon ay wala pa rin kaya nararapat lang na sa akin ang gintong hawak ko. Lumipas ang maraming araw ay tuluyan na kaming nakalabas ng ospital, pati si Lolo. Ibinenta ko rin ang ginto sa malaking halaga at iyon ang ibinayad ko pang gasto sa ospital at bumili na rin kami ng aming sariling bahay at lupa kasama si Lolo. Nagsimula kami ng panibagong buhay sa isang lugar na hindi kami kilala at malayo sa mga aswang. Doon kami namuhay ng payapa at tahimik kasama ang aming anak na babae. Opo, sa paglipas na maraming buwan, ay ipinanganak ng asawa ko ang anak namin. Sa ngayon, ay masaya na ako kasama si na Lolo, ang asawa ko, pati na rin ang anak namin. Sobrang laki ng pasasalamat ko dahil nariyan siya palagi para tulungan kami. At yung driver ng jeep na tumulong sa amin, ay binigyan ko rin siya ng malaking halaga bilang pasasalamat ko sa kanya. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento tungkol sa aking karanasan. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Muli, ako po si Pablo. So yan po, magandang araw mga ka-Creepy Tales. Sana po ay naging masagana at masaya ang pasok ng bagong taon sa bawat isa sa atin. At sana manalangin tayo na hindi pumasok dito sa bansa natin yung bagong strain ng COVID-19 kasi sa pagkakaalam ko sa nabasa ko sa balita at saka sa TV, sa mga balita sa TV, na mas delikado daw na mas mabilis makahawa yung bagong strain ng COVID-19. Kaya mabuti na lang na nag-travel ban muna sila ngayon hanggang, hindi ko alam kung hanggang January 15 eh. Pero sa mga kababayan po natin, mga OFW natin na nasa iba't ibang bansa, yung mga napasukan na ngayon ng bagong strain itong COVID-19, mag-iingat po kayo palagi. At sana po patnubayan kayo palagi ng ating poong may kapal. Bago po natin simulan itong shoutout natin, gusto ko po munang ipaalam sa inyo na ang kwentong na ibahagi po natin ngayong araw ay isang kathang isip lamang. Pinagbigyan ko po yung sender natin na maibahagi yung kanyang ginawa kasi sayang yung pagod niya, sayang yung effort niya kung babaliwalain ko lang, 'di ba? Kasi effort pa rin niya 'yon eh. Nakakatuwa pa rin na nagbahagi siya dito kahit na fiction story lamang 'to. So iwasan po sana natin yung bashing, yung hindi magagandang komento. Magpasalamat po tayo sa ating sender ngayon kahit na ang kanya ibinahagi po ay isang fiction story. Mahalata nyo rin naman po sa flow o sa daloy ng kwento na ito ay kathang isip lamang. Kasi wala naman talagang, kahit ako yung nakikinig ah, mahalata ko talaga na fiction story to na hindi totoo kasi dun pa lang sa naglalaban-laban yung mga aswang, yung mga polis, yung mga tauhan ng amo niya. Doon pa lang alam mo na hindi yung totoo kasi wala naman talaga mga aswang na walang ganong pangyayari. Pero in anyways, thank you pa rin po, salamat pa rin sa ating sender sa effort, sa time niya na magbahagi at gumawa ng isang magandang kwento.
So, doon sa flow ng story niya, at least, di ba, nakaligtas silang pamilya. So, yan po. Bago natin tuluyan, tapusin ang video na ito, isang mabilisang shoutout po muna muli sa lahat ng mga nagkomento sa ating last update at sa ating mga new subscribers. Umpisahan na po natin. Shoutout po to these following people. Hello po kay Sir Abram Kila, kay Miss Filipina Ma'am in Canada, kay Miss Eva Soledad, na pinapabati ang kanyang mga anak na si Angela May Soledad, na magbe-birthday ngayong January 3. So, kailan yun? Bukas. Ayan, advance happy birthday kay Angela May Soledad. More birthdays to come, more blessings to come sa'yo. Thank you sa pakikinig at supportan nyo dito, lalong-lalo na din po kay Miss Eva Soledad. Mag-iingat po kayo palagi. Hello din po kay Miss Maria Fumoto ng Osaka, Japan, na kasamang nakikinig ang kanyang auntie and cousin, kay Sir Pedro Tampos, kay Miss Mary Asilor, kay Miss Jude's Evening Star, kay Sir J.R. Maas, kay Miss Sarah Kings, kay Sir Alan Abalayan, maraming salamat po. Hello din po syempre kay Miss Chofilin Ostrea, kay Miss Maresa Prologo, kay Miss Marites Guevara. Binabati ko din po syempre si Miss Sweet Lady Centeno na palaging updated, na palaging nakikinig sa mga kwentong ibinabahagi natin. Maraming salamat po. Hello din po kay Miss Marichelle de Guzman, kay Miss Ofelia Yasin, kay Miss Rose de la Peña, kay Sir Beltran Dalin Jr., kay Miss Leslie, kay Miss Filipina Palsario, kay Sir Pagkagat ng Dilim ADC, na isa rin Tagalog Horror Channel. Sana po masuportahan nyo sila. Subscribe po kayo sa kanila. Hello din po kay Sir Bobby Yong Sueco, kay Miss Chana Chini, kay Miss Baitan Gemma, kay Miss Ana Duque, kay Miss Princess Avela, kay Boss Jamer Bellarmino na nakikinig mula sa Hong Kong. Hello din po kay Miss Rosella Doria, kay Miss Luna Lozada, kay Miss Alegria 1003. Maraming salamat po. Binabati ko rin po syempre si Miss Linda Lin, si Sir Mark Renton, si Miss Florita Pero, si Sir Iron Chris Ranke, si Miss Lil Jamie Pagalan, si Sir Amar Edward na nakikinig mula sa UAE. Marami salamat po. Ingat po kayo Sir Amar Edward dyan sa UAE. And thank you po sa suporta at pakikinig nyo dito sa Pinoy Creepy Tales Channel. Binabati ko rin po syempre si Miss Wences 666, si Miss Leia Nervasa, si Miss Teresita Saironi, si Miss Laila G. Hello din po kay Miss Ellie Gonzalez, kay Miss Princess Avela, kay Miss Mitch Cuenco. Maraming salamat po. Kamusta na kayo Miss Mitch Cuenco? Hello din po and shout out kay Miss Florita Peros, kay Miss Johncil Alviola, na isa nating masugid na taga-subaybay dito sa PCT. Thank you po. Yan, binabati ko rin po syempre si Sir Jordan Agustin, si Miss Hale Rain Led, si Miss Marites Guevara. Maraming salamat po sa inyo. Kay Sir Van Erosa, kay Miss Leslie, nabati na natin. Kay Miss Elma Jordan. Ayan, thank you po sa suporta nyo dito sa PCT Channel. Binabati ko din po syempre si Miss Rowena Tabola, si Miss Angelina Suzuki, si Miss Christine also na ating avid listener and supporter na nakikinig mula sa Sweden. Maraming salamat po sa inyo. Ingat po kayo palagi dyan sa Sweden. Binabati ko din po syempre si Miss Mary Asilor, si Sir Ryan Noy, si Sir James Francis. Maraming salamat po. Hello din po kay Miss Sarah King, kay Miss Rose De La Peña, kay Miss Roda Rivera, kay Miss Vanessa Apilat Galia. Thank you po sa suporta. Kay Miss Christy Harm, na pinapa-shoutout din ang idol natin na si Sir Southern Mindanao Creep Experiences. Suportahan din po natin sila. Kasi si Sir Southern Mindanao Creep Experiences, parang dito sa PCT Channel siya na nagkaroon na isa yata itong PCT Channel sa naging inspiration niya para gumawa at magbahagi rin ng mga kwentong katatakutan. Ngayon, isa na siya sa mga pinapakinggan ko. Kasama sila Pinuno,
si Miss Pamela Calamil, si La Panaghoy sa Dilim. Yan, sana po eh suportahan din natin sila. Kagaling niya mga yan. Yan, hello din po kay Miss Myrna Boho, kay Sir Simpleng Tao, maraming salamat po. Kay Sir Ice Cream na isa rin Tagalog Horror Channel, sana po masuportahan nyo, makapag-subscribe kayo sa kanila. Ito po ay ISCREAM, hindi yung ice cream na pagkain ha, ice cream po yung sigaw. Ayan, binabati ko rin po si Miss Maria Erles, si Mitch Paquera, si Miss Elaine Almera, maraming salamat po. At hello din po kay Miss Secret Love and Life Confession, isa rin po Tagalog Love Story Channel. Sana po makapag-subscribe at masuportahan nyo sila. Kay Miss Macy or Macy Cruz, maraming salamat po. Teka lang, baka may... Yun, kay Miss Blue Rose, kay Mitch Paquera ng KSA, maraming salamat po. Ingat po kayo dyan sa Saudi Arabia, Miss Mitch. At syempre, hello din po kay Miss Rowena Tabola at kay... DM Katatakutan Short Story at kay Eris Scribe Horror Tales sa mga ating kapwa narrators. Sana po masuportahan nyo sila, makasubscribe kayo na mapakinggan nyo yung mga kwentong ibinabahagi nila. So maraming salamat po at muli po, sana masaganang bagong taon ang dumating sa atin ngayon sa bawat isa. At mag-iingat po tayong lahat, lalong-lalo na ngayon eh may bagong strain ng COVID-19 na mas mabilis makahawa. So, ingat po tayo hanggang sa susunod na takutan mga ka-creepy tales, and God bless you all po. Maraming salamat sa mga nakinig, nakikinig at makikinig pa lamang. Nakalagay sa description box ang email kung saan pwede kayo magpadala ng mga nakakatakot na karanasan at kababalaghan. Huwag po natin kalimutang mag-subscribe, i-share, at i-like ang video. Comment down below para sa mga shoutouts sa next video. Until next time everyone, happy creepy tales!